Ay, ako ko na. But not to live here, but to get my things. So, I can do driver natin, okay pa. Parang! Nag-CR mo na. Nag-CR mo na. Oh, nag-CR! Mga kababayan, aalis muna tayo ngayon. Alas 6 ng gabi. Yun ang biglang naisip ni ano ni Aileen. Kaya, ihatid natin sa kanyang family. Hi, tao po. Early the next morning. Beef chicken? Baked. Ah, lutong chicken. Baked chicken. Ah, 7-Eleven na lang. Prito? Ano may fiber na iniinom eh. Yung apple. Juice? Apple. Apple. Hanapin nyo sa 7-Eleven. Sa butika. Kala ko 7-Eleven. Alam mo yan, men? Dalawa kayo. Mag-ano kayo, ha? Hanapin nyo. Silin. Silium fiber. Silium fiber. Marami na. Yun ang pinaka-drinks mo. Mango flavor. Okay. Tapos ang pagkain mo, baked chicken. Ang ligaw. Ah, sige, ganito na lang. Tsaka egg. Okay yung egg. Okay. Bili muna tayo ng lugaw tsaka egg ngayon kasi breakfast. Tapos yung inumin niya, psyllium fiber. Basta alam mo na yun, whatever. Kasi ako marunong. Okay. Pasensya na kayo, ah. Mautusan ko muna kayo. Kailan pa ilista? Dalawang item lang. Ha? Kayo na lang maghanap, ha? Mami, sentrum complete yung mabili namin eh. Pasensya na, ah. Kayo muna mautusan ko. Tulungan lang muna natin siya hanggang makarecover. Okay? Sige, bili na kayo ngayon. Dahan na namin doon sa kabila. Ha? Oo, bili muna kayo. Tapos pag nakabili na kayo, puntahan nyo rin sa bahay yung pagkain natin para makain na rin tayo. Ano po yung sadat sa pagkain? Kasya na itong 500 kaya. Hindi ko alam magkano yun. Yung drinks ang mga yung drink ko. Ano yung 500? Sige, 1,000. 1 liter? Yan na si Ish. Per sachet yun. Ah, kinakanaw. Sa water. Mura lang yun? Ah, sachet lang, mura lang. Sa ano? Nasa 13 or 14 ang isang sachet. Nakakailang kilo kasi isang araw. Ilang ganun na yun? Dalawa. Okay, dagdagan mo na. Good for... Okay. Diba? Nasa po. Chicken ala carte. Basta hanggat di ka nakaka-recover, huwag na huwag kang tatakas, ha? Hindi mo nakuha na kasi kami tumatakas, eh. Yes, very good. Salamat. Kasi pag tumakas ka, baka mapasama kami. Ha? Hintayin natin na makarecover ka or hintayin natin na pumunta rito ang family mo. Kaya ayokong mapasama kami kasi ako, layunin lang namin yung makatulong. No? Hindi naman ka namin hinanap or what. Nakita ka lang namin sa daan. So, will siguro ni God na magtagpo yung landas namin. Yaman din na ganun ang layunin ng Team Daddy Frankie. Kaya, ayun, tutulungan namin ikaw as long as kaya mo. Pero pakiusap ko lang, tulungan mo yung sarili mo. Huwag ka naman problema. Nandito ka sa ano, nasa mabuting tahanan ka. Ha? Recharge na yan, Dad. Naka-recharge, 10 hours ng tulog. Oo. Salamat. Kaya tingnan mo, wala na yung eyebag niya. Oh, 2 months? Kagabi, ang laki ng eyebag mo eh. 2 months, ha? Kasi siya hindi natutulog eh. Ay, benta yung eyebag. Benta yung eyebag mo. Pwede, may bibili para magkaroon tayo. Saan ka natutulog nung naglalakad-lakad ka sa waiting shed, ganyan? Hindi naman, kasi 2 days pa lang siya naglalakad. Lakad ng lakad. Lakad ka ng lakad. Alam mo kung bakit sinundan ka namin, hindi ka namin pinitawan. Kasi hapon na yon, paggabi na. Eh kung napunta ka sa mga liblib na lugar, eh baka gahasain ka. Yun ay kinakatakot ko. Oh.
Tapos masagasaan ka kasi wala ka sarili mo, nasa daan ka, ang dami sasakyan. Gusto mo. Magagalit si Papa Jesus. Mahalin natin ang sarili natin. Sabi ni God, iingatan kita. Ingatan mo rin ang sarili mo. Huh? Hindi kanya iningatan. No. Huh? Hindi. Hindi ka pinabayaan ni God. Pinusubukan lang niya tayo. Huwag kang mag-alala. Matatapos din yan. Hindi siya magbibigay. Lahat tayo, hindi tayo bibigyan ni God ng mga suliranin or problema dito sa mundong ibabaw na hindi natin kayang nagpasan. Tandaan mo, pag nalagpasan natin to, magiging okay na rin ang lahat. Basta magpakatatag ka lang. Huwag mo isipin. Alam mo kung saan way ka tumingin? Way papunta kay God. Ituko mo kay God lahat. Alam mo, tumatayo ang balahibo ko talaga pag si God ang pinag-uusapan. Pero narinig ko na sa'yo yung ano eh. Narinig ko na sa boses mo yung kasagutan. Alam mo bakit? Lagi kang nagdarasal, lumulugod sa kanya. Pero bakit nakilala ka ni Daddy Frankie? Bakit nakita ka ng Team Daddy Frankie? Tandaan mo, walang ibang hangad ang Team Daddy Frankie kundi makatulong sa kapwa. Kami ay kasangkapan ng Panginoon. Kaya ka napunta rito sa pamamahay ng Team Daddy Frankie. No? Hindi man natin nakikita ang Panginoon, pero hindi natin kayang sukatin ang kakayahan ng Panginoon. Ito yung way ni God para makita mo yung tama daan. yung mag-cross ang daan natin. Alam mo, sa totoo lang kahapon, papunta ka dito, papunta kami doon. Pero bakit nakita ka ng aking mga kasamahan? Which is basa, umuulan. Kaya nagkaroon kami ng attention, bakit kaya si ate straight to the point naglalakad, umuulan. Kaya nagkaroon kami ng attention na sundan. So yun na yung way. Gumawa ng paraan si God para makita ka namin. Okay? Basta tuloy mo lang yung pagpipray mo. Huwag na huwag kang give up. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Nandito lang kami. Okay? Hindi, huwag tanong mo yan. Sige, bili na kayong pagkain. Ano? Bili na kayong pagkain. Lugaw. Lugaw with egg. Ay, yun yun. Huwag mong isipin na dagdag ka sa problema. Alam mo, pagdating sa family, kung sino yung nagkaroon ng problema, siya yung tinutulungan. Nagkataon lang na sa'yo dumating yung ganyang problema. Kaya yung pagsubok.
Pero huwag mong isipin, ganito lang kasi yan. Paano naman kung sakasakali sa kanila dumating yung problema na yun? Diba? Yun din ang gagawin. Tutulungan mo rin sila. Gagawin mo yung best mo kasi pamilya mo yan. Pero ngayon, sa'yo nangyari yan. Kaya huwag mong iisipin na ikaw ay pabigat. Hindi. Kaya nga ginawa ni God na may family tayo para yun ang aagapay pagdating sa mga time na nangailangan tayo ng tulong. Diba? Kaya huwag mong iisipin pabigat ka. Huwag tayo mag-isip ng hindi maganda para sa sarili natin. Basta laban lang. Tuloy lang laban. Bibigyan ka namin ng pambiling gamot, ha? Tutulungan kita. Saka kung ano yung mga past, kung ano yung mga hindi magandang nangyari, kalimutan mo na yun. Dito na tayo sa hinaharap. Hours later. Bigay mo na iba. Ito. Ito na lang iba. Sabak ako kay... Basta ka na. Napapasabak ako kay Aina ng English. Galing niya mag-English. Kapatulong. Kaya yung nakatagong English na malapas. Kaya na yung tutor ko ngayon sa English. Ay, kana, nakatulog ka. Ang tagigising mo niya. Okay. So, yung plan natin, sabihin mo kay Aling Michelle. I'll go home. I'll go home na. But not to live here, but to get my things. So, I can live home. Ah, so? Wow, very good. Para makamove on ka ng gusto, ha? You and Aling Rochelle similar face. Parang ate. Maybe I'm the one. I'm his lost sister. Uh-huh. Meron na pala akong kapatid eh. Kapatid pala ako. Kagigising na niya. Kanina. Ayun, sakto nung bumaba siya sa taas dumating na to, kaya pinakain na. Tapos yun, sinasabi niya kasi ano, ayaw niyang mag-worry ang kanyang family, kaya gusto niya bumalik doon para magsabi. Kasi baka daw busy na sila, nakatahan. The more time kasi na I stay here without them knowing, yes. Baka nag-aalala sila, balik sila, hindi sila makapokus sa kailangan nilang gawin. So I need to let them know that I'm fine and I'm in a good hands. So maging comfortable sila sa araw-araw na kailangan nilang gawin at sa work nila. Okay. That's good. Hatid lang. Oh. So, guys, mga kababayan. Ayan, ihahatid namin siya sa kanyang family. Ayon sa kanya, yun yung request po niya, mga kababayan. Pero sabi niya, babalik din daw siya. Pero sa akin, walang problema po, mga kababayan. Kung ano ang magiging desisyon niya at desisyon ng kanyang mga kapatid, doon po tayo. Basta tayo kung saan masaya at kung saan siya makaka-recover. Dahil yun po ang ating layunin. Okay? Driver natin, okay pa.
Nag-CR! Dami pa, ha? Oo. Dami. Aya, are you ready to go home na? Okay. So, ayan mga kababayan. Request niya, gaya na aking sinabi, bumalik sa kanila. Ang sinasabi niya mga kababayan is magpapaalam siya sa kanyang mga kapatid dahil baka nag-aalala daw sila. So, thanks to God na parang bumalik yung kanyang nanumbalik ng kanyang tamang pag-iisip. So, ihahatid namin siya ngayon kahit gabi na. Ano oras na? Okay. 5:59 ng hapon. Mga kababayan, aalis muna tayo ngayon. Alas 6 ng gabi. Yun ang biglang naisip ni Aileen. Kaya, ihatid natin sa kanyang family. Saan yung lugar? Sa San Pedro, Laguna. San Pedro, Laguna. Kaya na to? Sige. Ayan mga kababayan. Andiyan na sa loob. Aya, look, body of Mami Rochelle. Sexy, di ba? Yes. Coca-Cola body. Yes. Tin can nga lang. No. So, okay, let's go. Alalayan mo siya. Ha? Huh? Okay lang. Sige lang. Alalayan mo siya. Ay, no, no. Hi, tao po. Magandang gabi po. Magandang gabi, ma'am. Ma'am, kami po si ako po si Daddy Frankie, kami po yung sa kanya, nakasagip sa kanya. Salamat. Opo. Ano niyo po siya, ma'am? If okay lang. Ma'am, naka-video tayo, ma'am. Okay lang po. Ayoko pong makikita yung mukha ko sa vlog. Okay lang, i-vlog na lang namin, ma'am.
for ano, security lang din po namin na katunayan na naidala namin siya. Opo, pero ayoko po makikita yung mukha ko po. Ah, yes ma'am, okay po. No problem po. Hindi po makikita yung mukha niya. Tatakpan natin ma'am. Ang amin lang po, sana maintindihan nyo rin for security din namin po. Opo. Salamat po. Magandang gabi po sa inyo ma'am. Sige po, salamat. Okay po. A few moments later. Ma'am, kausapin ka namin, wala pong camera. Okay lang po. Ano po? Okay. Ma'am, ano pangalan niyo po, ma'am? Ako po. Opo. Lynn po. Ma'am Lynn, magandang gabi. Pasensya na po, ha? Pasensya na, naging nakapasok kami sa ano ni Aya. Ayan, dahil nagkataon na kami po yung mga charity vlogger at nadaanan namin na basang-basa sa ulan, naglalagad taas, walang ano. Wala sa sarili. Tapos yun, kinomport muna namin, dinala namin siya sa pinakamalapit na barangay kung saan namin siya nakuha. Ngayon po, napanood ko naman. Opo. Ah, okay. Nakita namin na ano, hindi naman kasi nila tinanggap, kaya itinuloy namin sa ano. Pero ngayong naimasmasan siya, nagsabi siya na ibalik dito, kaya kahit gabi na, dinala namin po siya. Pero may nag-comment kasi ano eh, si Kulot ata yung nag-comment eh. Nakita ko, ngayon lang kasi ako nag-ano kasi, binigay sa inyo yung complete address dito. Wala man may pumansin sa kanya. Dami-dami po kasi yung nag-comment eh. Oh, yes ma'am. Nilagay niya doon. 2,000 mahigit po yung nag-comment. Opo, alam naman po. Alam naman po. Hi baby. Pero marami po kaming chinat na mga kaibigan sa, niya. Sa mga kapatid. Ex-boyfriend niya po. Yung makatunayan po kami na chinat po namin. Pero yung ano po, kasi yung halimbawa kung kami na chat niyo po, hindi yung mag-ano kasi hindi naman namin po kayo friend. Kaya nasa yes. Ano lang po yung request. Ano lang po yun. Ikagaya po sa amin na mahirap ang signal, hindi po namin.
Kaya nga po, naghintay lang talaga kami. Pero ngayong gabi, nagsabi siya na, parang ngayon siya nagsalita na gusto niya na umuwi. Kaya kahit anong oras, dinala namin dito. Ang inaano lang kasi ng mga kapatid, kasi yan po talaga siya sa totoo lang. Yes po. Pagagaling lang niya sa ospital. Isang buwan po siya nga natili doon sa ospital. Opo. Tapos, hindi po totoo yun na 2 months na wala siyang tulog ha. Nauna pa nga siya matulog dito sa akin. Ang ano ko lang po, hindi naman nagkulang yung mga kapatid dito. Yes po. Yun, kasi sinabi rin naman niya. Hindi sila nagkulang kasi mas inuuna pa nga yung gamot niya kisa sa mga gatas ng mga anak nila. Kasi lahat sila may mga pamilya na. Opo. Siya na lang po ang wala. Kasi nag-iwalay po sila ng asawa niya. Yun po yun. Pero yung iba po na wala po kasi yung matagal na nag-ilang nagagamutan na po siya. Ang makakatulong na lang po talaga sa kanya yung sinasabi na stress. Sa malaglag ka po niya talaga. Yun ang sabi ng doktor. Kasi nagagamot na po siya at sobra na taon nagagamot. Kaya hindi po maanuhan na ganun. Talagang pinapagamot. Yes po. Sa, ayun naman po yung sila. Sa amin naman wala po kaming kasi sinisi. Kasi pinapasa po kasi kami doon na parang 2 buwan daw na walang tulog. Hindi po totoo. Hindi pa ako na-ospital. Hindi po yun totoo. Kasi sa ospital pa lang, lagi siyang tulog. Tapos pag nandito, di mong upuwi siya dito sa bahay, nauuna pa nga siya matulog kasi sa amin. Eh, nung time na yun, ito kasi talaga nagkasakit din ito eh. Nung umalis siya, may lagnat ito eh. Nandun lang kami sa kwarto, siya kasi nandito. Ang alam ko kasi, akala ko nga siya, bibili lang. Kasi, nagtimpla ako nandito, ito nagwawala kasi ayaw pa iwan. Inano pa niya lang. Sabi niyang ganun, saglit lang, sabi niyang ganun. Kasi nagtitimpla lang si mami. Parang kinausap pa niya to eh. Tapos, paglabas ko galing doon nagtimpla ng lady ng bata, wala na siya. Kaya akala ko may bilhin lang siya. Okay, at least, andito na po siya. Yun lang po. Ang inano ko lang po kasi yung mga kapatid niya ng opisina, sabi ko, napahiya po sa mga trabaho. Yun nga, sabi namin sa kanya, huwag ka pumalis. Inaano ka naman na. Pag sinabi ko sa kanya, andito lang din naman ako. Kung halimbawa may naramdaman kang kakaiba sa sarili mo, sabihan mo. Kasi nandiyan lang yung anak. Ano rin kasi yun, ma'am, namin security ba na? Opo. Opo. Alam ko. Hindi po yung muna ito para walang problema ka man natin. Ano na? Hindi po namin yun, ma'am, ginawa. Siguro, ano naman nangyari sa kanya? Hindi, sana muna, linard nyo po muna yung... Hindi po pwede kasi ma-linard sa live. Linard nyo po yun, ma'am. Kahit sino pong ano... Kahit ano lang po, yung parang side view. Kasi pagka mag-anak ka, pag nakita mo, kahit side view lang po nakatalikod, alam na yan. Makikilala na namin kahit nakatalikod sa malayo yan. Makikilala namin kahit hindi nyo po ipokus yung mukha. Yun lang po ano namin, kahit hindi nyo ipokus yung mukha niya, basta... Parang stress pa lang, sinabi yes. Ko lang pala. Pagdating sa ganung punto, ma'am, talagang ang tao, mapanghusga yan. Pero wala naman kami sinabing baliw or what. Ang nabanggit ko lang talaga, may depression. Sana, pasensya na kung ano man, pasensya na. Basta kami talaga wala. Kasi, yung mga ka-ospital na nung kuya niya,
Pero siya, habang kinakausap namin, talagang sinabi niya na ano, wala siyang hinanakit sa kanyang mga kapatid, which is mahal na mahal niya yung mga kapatid niya. Kumbaga siya na lang yung nahihiya kasi talagang alam niya na sobra na yung sacrifice ng kanyang mga kapatid. Yun ang sinabi niya sa amin. Opo. Naniwala naman kami. Ang babae ko ng mga kapatid niya. At saka kaya kahit na this oras na ng gabi, nung nagsabi siya na uuwi, sabi ko tara, dalhin natin. Kasi iniintay lang namin kung anong desisyon niya, gusto niya bumalik. Yun nga kasi inaano namin, sabi namin, asan na kayo si Alvin? Eh hindi namin alam kasi nung nangyari yun, umalis to. Ako opo. Lang, dalawa lang kami dito. Nung time din na dinala namin sa kasi barangay. Kasi nasa Makati ang trabaho ng asawa. Ayaw din tanggapin ng barangay. Tapos sa police, opo, kasi wala daw silang walang shelter, kailangan talaga may katunayan, ganito, ganyan. So pagtalikod namin, baka mamaya malipat dito, hindi na natin alam. So yun na lang ma'am, at least na ibalik namin. So, pero bago kasi siya umalis, bago siya nagsabi na idalhin dito, sabi niya gusto niyang tumira doon sa shelter namin. Sabi ko, nasa iyo yan. Kung ano magiging desisyon mo at desisyon ng mga kapatid mo. Nasa kanya po yun. Kasi inaano din naman namin. Halimbawa, pag ikwitan namin siya dito, baka mamaya, lumayas na naman siya ng ganun. Pero asahan niyo po, pag nasa amin, magkakaroon kami ng update po lagi. Okay lang naman po sa amin. Ang yes. Ikaw, ano, sasabihan ko po yung asawa ko kung gusto niyang tumira doon, mag-ano sa ano. Nasa, ano po yun? At least bago rin namin kung anong gusto niya, at least nagkaroon tayo ng formality. Anytime, pwede kayong tumawag. Anytime, pwede kaming kumontak sa inyo. Pasensya na kung medyo, yun, naintindihan namin yung side ninyo na napahiya kayo or what. Pero kahit sino sa atin, walang may gusto po yun. Dahil ginawa lang namin yung... Kasi nagtatanong siya kung... Tinanong niya kasi ako kung galit daw. Pasabi ko, wala naman yes, sila. Yes, yun. Wala naman sila sinasabi na galit. Malaglag kami. Ano. Pero, marami daw nagpipiin. Siyempre, kahit pa paano magagalit. Yung sasama ang loob ng mga kunya niya. Pero later... Kasi napahiya sila. Opo. Naintindihan namin yun, ma'am. Kaya lang... Yun sa... sinabi ko sa kanya. Sa side din namin talagang... Naintindihan ko po yun, ma'am. Kasi... may pamilya din kami. Kaya lang siyempre natural i-cover namin kasi lalabas na nangidnap kami pag wala kaming cover. Di ba? So, I hope maintindihan mo, Aya. Wala kaming ibang intention kundi makatulong. Lalong-lalo na yung time na yun. Yes, thank you so much. Yes. Yung pag-aalala po kasi tungkol doon sa nangyari, yun ang napahiya yung mga kapatid. Huwag kang mag-alala. Alam ko may intindihan ni mga kapatid mo. At this moment, medyo magtatampo sila, pero bukas makalawa. Kami, nakita ko yung dalawang message ng kapatid niya, si Glenn. Hindi kami nagbibigay ng info basta-basta doon kasi once na nagbigay kami ng info, maraming sasagot sa comment section. Yun, nagsabi lang siya na hindi niya hindi, ang sabi niya doon is hindi namin pinapabayaan yung kapatid namin. Mahal namin, which is true, yun naman yung sinabi. Wala rin naman nagsasabi, yung mga tao lang na walang alam talaga. And I hope na may umaunawaan din ng brother and mga kapatid mo. Maintindihan. Kaya gusto ko rin sana makausap mismo si Sir Glenn, yung kapatid mo. Wala kasi dito. Kailan? Anong oras dating po? Hindi ko lang sure. Pero sa darating Manila, tonight. Sa Manila. Saan siya sa Manila? Baka pwedeng... Hindi, ano yung... May kinuha lang sila sa Manila. Ah, okay. Kakaalis lang nila eh. Ano, mga... Malis yun, mga alas 6 ata. Sayang. Malis yun, alas 6. Alas 6. Okay. Yung mga tao kasi parang... Alam niyo naman yung mga tao... Ano, agad-agahan ka ka agad. Opo. Pero yung point, kaya hindi ako nagpo-post sa Facebook tungkol sa akin, tungkol sa nangyayari sa akin. Kasi, alam ko yung mga tao, hindi lahat makaka-indulge. Yes. And mostly, imbis na maunawaan nila, hindi judge ka pa, or husgahan ka na ganun. Pero alam mo, wag mo na intindihin yung mga ibang tao. Para sa akin, focus tayo kung paano ka makaka-recover talaga. Ano ko sa kanila sa shelter nila, meron naman ako sa shelter. Asan ko sa kanila?
pwede rin namin ibigay yung complete address namin para anytime. Hindi lang talaga namin basta-basta ibinibigay yung dito sa comment section kasi for security din. Baka mamaya kung sino-sino yung pupunta. Tsaka yung maraming hinihingi ng tulong. Yes. I'm very sorry about... Iba namin yung pinpost. Even ako, kahit tingnan nyo yung account ko, wala kayo makikita ko vloggers. Pasensya ka na talaga, Aya, kasi protection din namin yun. Totoo lang yung inaano namin. Kasi kung gusto kong magkaroon ng... Akala ko nga ano, yung parang ano lang ba, yung parang content lang talaga. Hmm? Kasi parang ang nagkataon na paglabas niya dito, saan niya siya nakita? Parang ang layo. Hindi, kasi mayroon kaming content na isa na matanda na tinulungan. May tinulungan ngayon, ka. Ngayon, dumaan siya, napansin namin na dumaan siya sakto. Pabalik. Sakto. Natulala. Sabi katatapos na lang namin. Kaya we are ready kami, talaga. Sinunda namin siya. At saka ma'am, kahit sabihin natin wala kaming tinulungan, bago kami alis ng bahay, naka-ready ang mga equipments namin. Pagbaba ng sasakyan, pagpitik, ready talaga ako. Okay, kasi ano, lagi ako nanonood, ano, balmat yun. Ngayon nga lang uli ako nag-nanood ng YouTube eh. Kasi sabi nila may ano daw, ito nga daw, na-viral na sa... Saan ba maganda panoorin, sabi ko ganun. Kasi... Alam ko sa ikli, putol-putol eh, tsaka ang mahina signal ko. Kaya sinag-search ako sa ano, sa YouTube. Makita ko. Ay. Naka-headset pa kaya ako ngayon. Ah, naka-headset pa. O, nanonood ako nung dumating kayo. Thank you. Thank you. Nakakaya pa rin. Nakakaya pa rin ang decision. Oo. May pag-uusapan nila. Kung gusto niya sa amin, gaya ng sinabi ko, tutulungan ko siya. Sabi niya, it's okay, may check-up ako monthly. Sabi ko, walang problema, i-assist ka namin. Dahil yun ang mission namin, makatulong as long as kaya namin. Nasa kanya yun, kasi alam mo naman, mayroon kang din. Opo. May ginagatas ko. Tsaka yung may video kami natin, yung nilabas na yung ano talaga na mahal na mahal yung mga kapatid. No. Tsaka, na himasmasan. Kasi bago namin siya tinalda doon, binilhan ng mga damit, tapos binakain sa gusto niya na para talaga siya makarecover. Tapos doon na siya nagkwento ng video na appear na, ano, what's your name? Yeah, pa, dalawang taong pala. Okay. Ang kiyat mo naman, mga piraosog. Ayun yung sinasabi mo, yan na ano? Oo, siya yung tita. Sabi niya, I really love my pamangkin. So mga wala kayong idea kung what time darating? Masabi eh, kasi may kausap silang ano, kliyente at gusto lang siya. Okay. So, Aya, what are we plan? Ako, gusto ko muna makausap sila ng mga okay. Lalo na sa nangyari. Yes. May kunta ka naman ako sa kanila, di ko tapos. Alam mo nang balikan yung lugar namin. Hey, ma'am na lang, halimbawa ano, kung okay. Masapin ko yung mga sila. Yes, better. Disrespectful naman kung sasama ako sa inyo kasi di ko sila. Di ako nagpaalam. Opo, opo. Better talaga. Para mas maintindihan nila. Maintindihan din nila yung reunion kasi bakit gusto ko doon sa session. Tama. Para medyo mabawas-bawasan yung pag-aalala nila at saka problema nila. Sige, salamat. Okay. So, paano ma'am? Di na kami masyado magtatagal. Aya? Pero magbibigay ako ng ano, pangkain mo. Ha? Para baka may kailangan kang bilhin. O, sige. 2,000-3,000. Anything happen, anything, pagka may kailangan mo ng tulong ni Daddy Frankie, andito lang kami. Gaya ng aking sinabi, gusto ka namin matulungan para makarecover. Ha? Okay. Huwag kang mahiya. Alam mo naman na yung shelter natin. Alam mo kung paano bumalik doon. Pero kung siyempre, hirap ka magbiyahe, pwede ka namin balikan dito kung anong gusto. Basta gusto ko magkaayos kayo ng mga kapatid mo. Welcome ka sa aming shelter anytime. Pero gusto namin pag pumunta ka doon, yung
maayos. At gusto ko rin makausap sana ang iyong mga kapatid. Thank you so much, ma'am. Magandang gabi po. Thank you.